Hello guys, meron ngayon ako dito, tatlong klaseng version ng ilaw ng atom. Una natin is itong mini B3, ito ay 15 watts. Then sumunod natin is Reaper Plus, ito naman ay 50 watts. Then sumunod naman natin is yung Reaper 2, yan, ito yung pinakamalaking version ng atom. Ito naman ay 60 watts. Ito naman yung mga itsura nila. Start tayo sa mini. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ganito lang kalaki ang mini driving light. Ito naman ang itsura ng Reaper. Ito ang Atom Reaper Plus. Ito ay 50 watts at ganito naman siya kalaki. Ito naman ang Atom Reaper 2. Ito yung pinakamalakas sa lineup ng Atom. Ito ay 60 watts. Siya yung pinakamalaki at ito naman ang sukat niya. Mas malaki talaga siya kung ikukumpara mo sa Reaper Plus. I-testing naman natin kung gaano kalakas ang ilaw nila. Pinagsabay-sabay kong pailawin yung tatlo para makita nyo kung gaano at ano ang diferensya nila. Mini yung nasa taas, Reaper yung nasa gitna, then Reaper 2 naman yung nasa ilalim. Kung mapapansin nyo yung liwanag, mas malakas talaga yung intensity ng Reaper 2. Ito naman yung sample ng yellow light nila. Ganun pa rin, mas malakas pa rin yung intensity ng Reaper 2. Mini yung nasa itaas, Reaper Plus yung nasa gitna, then yung Reaper 2 yung nasa ilalim. Ito yung intensity ng ilaw sa mix, yung white and yellow. Mini yung nasa taas, Reaper 2 naman yung nasa ilalim. Ito naman yung kaibahan ng 50 watts at 60 watts. Yung Reaper Plus na nasa itaas at Reaper 2 na nasa ilalim. Kung makikita nyo, mas matingkad at mas matapang at mas malakas talaga ang ilaw ng Reaper 2. Compare naman natin yung mini sa Reaper Plus. Yung mini yung nasa itaas, then yung Reaper Plus na 50 watts yung nasa ilalim. Kung mapapansin ninyo, mas matingkad ng konti yung Reaper Plus kumpara sa mini. Saka sa dimension at sa laki, mas malaki pa rin ang Reaper Plus. Yan ang mga pagkakaiba ng ilaw nila. Ititesting naman natin ang ilaw nila dito sa kalsada. Ito ang white ng Reaper 2. Kung mapapansin nyo, ang lawak ng sakop niya. Sunod naman yung yellow beam, yung yellow light ni Reaper 2. Kung mapapansin nyo, ang taas at ang lawak, ang layo ng nararating. Isa-isa kong tinetesting ang bawat ilaw nila para makita ninyo. Ito naman ang high or yung mix ni Reaper 2. White at yellow. Ito naman yung white. White ni Reaper Plus. Ibang-iba siya pag nandun sa wall compare sa kalye. Mas maliwanag. Lumiliwanag talaga at nag-iiba. Since na madilim yung paligid, ayan, kung makikita nyo, nag-iiba yung liwanag. Mas tumitingkad siya. Sunod naman is yung yellow beam. Yellow beam ni Reaper Plus. Malawak din kung tutuusin. Maganda rin at malayo yung nararating. Yan yung yellow beam ni Reaper Plus. Then sunod naman natin yung mix. White at yellow. Maliwanag din at malakas. Sulit na sulit na rin ito. Hindi ka na mapapahiya pag ito ang gamit mo. Sunod naman natin yung intensity ng mini. Ito yung kanyang white. Maliwanag din ito. Malayo rin ang nararating. Hindi nga lang siya ganun kalapad, pero sakto na rin. Sunod naman natin yung yellow light. Sakto din yung kanyang yellow light. Nagkukulang lang talaga siya sa lapad, pero maliwanag ang yellow light ng mini. Ito naman yung mix na ilaw niya. White at yellow. Malakas ang ilaw na ito kumpara sa ibang brand. Gagawan ko na lang ng separate video yung review sa dalawang ito. Masyado na kasing humahaba ang video ko. Baka mainip kayo. Kaya sana subaybayan nyo pa rin po ako. And maraming salamat po and ride safe po sa ating lahat.